good view of it because we're so, you know, stuck in here. You're so stuck in here. We're just showing our viewers at home this photo again. Just incredible. Deanna, we heard there, of course, 9 hours to try and shovel this out. Help us understand what that was like. Good morning! Grabe, kanina pa ako salita di pala naka-record. Good morning! Sabado ngayon, naglalakad ako. So yan, good morning. Lumabas na naman ang araw, kaya masaya ako. Nabasa ko nga pala kagabi, gusto ko lang i-share na ang energy daw na kukuha sa sun, sa movement, sa self-care, sa meditation, sa sleep, importante na sleep, at saka yung healthy food, yung nurturing food. So yan, napaka-importante. Kaya nakaka-relate ako kasi talaga nag-enjoy ako. Nakukuha ko yung energy ko, yung good vibes ko from the sun and from movements. O saka isa pa pala yung gratification, gratefulness. Isa pa pala yung gratefulness. So yeah, gusto ko nga, ang pag-usapan nga pala natin ngayon is yung panahon sa Canada, ibang-iba na specifically. I'm sure na nanonotice yan sa ibang provinces. Pero specifically sa Ontario, walang snow. As in, tingnan mo kapaligiran ko, wala talaga. Wala. Sa buong season, buong winter season, parang nag-flurge lang. Yung napaka-light na light lang ng snow, natunaw din agad kasi nga umulan. So yun lang talaga, hindi ko malang na-experience maglakad sa trail kasi nag-enjoy talaga kami pag naglalakad sa snow. Sa trail, nagsusnowshoe kami, meron kami mga walking sticks para sa trail, tapos talaga ice skates din ako. So talagang ngayong ano, hindi ko talaga na-feel, hindi namin nakita ang winter. So medyo malamig pa rin of course, pero hindi siya ganun kalamig actually. Parang nag-minus 10, nag-minus 20 ata once with the wind chill, that's it. Tapos parang laging close to zero, minsan nga above zero. Ngayon nga plus 6 na, plus 7 mamaya. So ayan, maaraw ngayon. Hindi ko lang pala share ko sa inyo. Nabasa ko kagabi na, ano ba to? Ayan, ako, ay, nako talaga, napaka-happy ko kapag maaraw. Ayan, oh, nako talaga. Ay, nako, iba talaga ang vibe kapag maaraw. Parang, ewan ko, basta yun ang feeling ko. I'm sure yan, nakaka-relate din yung iba. So yun nga, pag-usapan natin ang weather dito sa Canada, specifically dito sa Ontario. Hindi siya masyadong malamig. Talagang nakakapanibago. Naalala ko before, nung Thanksgiving, so ano yun, October yun ha. Nag-winter storm, grabe, na-stuck ang mga kotse. Hindi ako makapasok sa subdivision namin. Talagang yung mga tao, iniiwan na lang nila yung kotse nila sa gitna ng kalsada dahil hindi sila makaandar. Ganun kakapal yung snow. Ngayon parang wala talaga. Wala akong nakitang snow. Maganda dahil, di ba, hindi na mahirap mag-drive. Pero syempre, nakaka-miss din yung snow. At least gusto ko malang makakita ng kahit kaunti, kahit sandali na may snow. Pero sa ano ha, pero sa lately, sa Vancouver, parang ang nilamig sila ngayon. Parang nakita ko may snow ata, tas ang lamig. Parang ngayon lang ata nangyari yon. Tapos yung Maritimes naman, so yun yung provinces sa yung Nova Scotia, New Brunswick, yung dyan sa East Coast. Nandun sila sa may Atlantic Ocean. Yung Vancouver sa may Pacific Ocean yun. So yung mga maritime provinces, tinamaan sila ng 150 centimeters. And normally kapag 30 centimeters talagang ang hirap na nun. Parang stuck na mga kotse, nadudulas sa mga kotse. So yung 150 napakagrabe nun. So may nakita akong picture online. Yung snow na na-accumulate sa ground, kasing taas na ng bubong ng bahay. As in, ganong pataas. Grabe. Tapos lumubog sila, nahihirapan silang tanggalin ng snow. Hanggang ngayon, nag-aan pa rin sila. Nagtatanggal pa rin sila ng snow. It's hard up here to give a good view of it because we're so, you know, stuck in here. You're so stuck in here. We're just showing our viewers at home this photo again. Just incredible. Deanna, we heard there, of course, 9 hours to try and shovel this out. Help us understand what that was like. So, ayun, yun lang ang medyo naano ko na parang ang weird na ng weather. Tapos actually, last summer, nagkaroon na ng forest fire dito sa may Ontario.
normally naririnig ko lang yan sa BC, Alberta, lagi may forest fires. So yung mga smoke minsan makikita mo hazy, tas minsan maamoy mo siguro yung snow, right? I mean, siguro maamoy mo siguro yung smoke. Pero last year dito sa Ontario, maraming forest fires sa Quebec at saka certain parts of Ontario. Although malayo naman yun sa amin, pero nararamdaman namin yung air quality dahil nga sa forest fires. Is actually tinamaan nga ang New York City eh. Talaga may picture. So yun lang, medyo nakakapanibago yung weather. So hopefully okay naman ngayon yung summer. So yun lang, yung gusto ko lang i-share. So ngayon in-enjoy ko yung ating paglalakad. At ayun. So sana ay may natutunan kayo sa aking sharing, at see you on the next vlog. Actually, gusto ko nga pala idagdag, nakikita niyo ba yung mga bahay sa likod ko? Yan yung mga detached houses. Pero ang ganda na location nila kasi ang lapit na nila sa downtown. Yan yung mga condos sa likod. Yan yung square one area, punong-puno na yung condos hanggang doon. Pero ang kagandahan nun sa kanila, nasa bahay sila, tas ang ganda ng location, lakad lang sila, nandun na sila sa mall, sa shop, sa square one na, di ba? So yung mga gustong tumira sa bahay pero maganda location, magaganda itong mga bahay na to kasi nga, nasa downtown ka na. So hindi kagaya ng mga ibang bahay na nasa subdivision ka, medyo malayo, paglabas mo, medyo puro subdivision lang. So iba rin kapag yung bahay mo eh. So naswertehan yung mga nakabili dito. Maganda yung pagkakabili nila kasi nga, nandito na sila, malapit na sila sa mga establishments. So yun.